Ito yung Fujihama na high pressure washer. So, what's up guys? Andito to ulit tayo ngayon sa YouTube natin, no? So, meron lang akong ibabahagi sa inyo. Matagal na tayo sa channel natin. So, ito ngayon siya, guys, no, yung kinita natin sa channel natin. So, maraming salamat, no. Unang-una sa lahat sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood pa rin ng vlog natin, no, mga kaibigan, no. Ayun. Ito yung Fujihama na high pressure washer. So, pag sinabi nating pressure washer, ibig sabihin panghugas natin ng ating motorsiklo, no, ito. Oh, kaya pwede sa mga sasakyan, no. Tag-ulan na naman. So, kailangan natin ng malinis agad yung motorsiklo natin. So, itong high pressure nito, guys, nabili ko lang sa Shopee, no. Shopee na naman. So, hindi naman pocket Shopee, guys, no. Low quality na. So, almost the same sa mga nabibili nyo sa labas. Parehas lang yan. Ang pinagkaiba lang yung mga tropa natin nag-deliver papunta sa bahay nyo. Kung hindi iniangatan, maaaring mabasag. O kaya, medyo matagal yung dating ng materialis mo, no. Sa mga masaselan, sa mga sasakyan nila, sa mga motor nila, pwedeng pwede to, mga kaibigan, no. Sulit na budget to. Nabili ko lang to sa Shopee ng 2,800. So, napakamura na yun. So, hindi naman ako bumibili ng ganitong klase, guys, na hindi ko tinitignan yung mga review niya. So, itong Fujihama na to, guys. Ayan. Ito yung quad niya, FJB 302. Tapos, meron siyang motor power na 1,400 watts. So, hindi ko na lahat babanggitin sa inyo kung ano yung mga nandito, no. Ito siya, yung specification niya. Tapos, nandito yung mga paggagamitan niya, no. Pwede sa lahat. Mga nagtitipid dyan at gusto magkaroon ng high pressure washer. So, tignan muna natin ito, no. I-check natin kung maganda ba o hindi. So, hindi katulad to ng mga ibang brand na umaabot siya ng 8,000 yung bawat isa. So, minsan pag nakaka-promo, meron silang 4,500. Katulad na lamang ng Boss. Actually, guys, yun yung gusto ko talagang pressure washer, no. Yung Boss niyan, yun sana ang bibilhin ko kasi masyadong mahal para sa ating mga riders, no. So, dito lang tayo. Kung mapapanood to ng seller, no. So, shoutout sa iyo. Yan, ilalagay ko na lang sa screen kung saan ko siya binili sa Shopee. Medyo matagal nga lang sa hub, no, bago nila diniliver dito. Nilagyan niya ng ganito. Hindi ko lang alam yung mga nag-order talaga is meron din mga ganitong babala, no. Ayan. Japan quality. Ito na, guys, no. Titignan muna natin yung laman nito kung ano. Ayan. Meron siyang ang tawag dito, lagay ng sabon, guys, no. Ilagay muna natin sa tabi. Tapos meron tayong hose dito, yung para sa intake ng tubig papunta sa unit natin. Tapos meron siyang ito, papunta sa high pressure gun natin. Ito, high pressure hose. Tapos ito yung high pressure gun natin. Ayan, meron siyang lock, guys, no. Lock saka unlock. Ayan. Tapos ito. Ayan, meron siyang filter, nozzle. Ayan, ito siya, guys. Tapos ito yung unit natin, nilabas na natin. Okay. Ito siya. I-set aside muna natin. Tapos meron siyang manual. Actually, guys, hindi talaga ako nagbabasa ng manual, no. Pero ngayon, i-check natin. Kumpleto naman lahat, no. Walang labis, walang kulang, no. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan to. Ngayon, may kasamang parang pansundot ng SIM card sa cellphone. 7 hours later. Nakita ko pala sa manual kung para saan to. Ayan, dapat talaga magbasa tayo ng manual, no. So ito yung pangtanggal daw ng bara pag halimbawa dito sa may nozzle natin. Ito ata yung binabanggit niya. Ayan. Dito ginagamit. Okay, proceed na tayo. Ito yung galing sa tubig papunta sa unit natin.
yung accessories niya. Ito papunta sa gripo. Ito yung nilalagay sa gripo. Tapos dalawa yung ganito. Ito guys na. Yung isa ilalagay natin, i-permanent natin dito sa kabila. Yung isa naman gagamitin lang. Gagamitin lang kapag yung hose mo irerekta mo mismo dun sa may gripo. O kung hindi naman, sa pag sa timbangan naman lalagyan mo ng filter, no. So sa akin mas maganda ilagay mo dun sa may timba mismo yung tubig, kasi ilalagay mo to. Yan. Kasi baka meron ding buhangin yung gripo natin, papasok sa unit natin, masisira yan. Tapos dito mayroon tayong transparent na nilalagay naman ito sa intake galing ng tubig guys, no. Ito. Ito yung nozzle. Tapos ito yung ito dito yung hose. Isasalpak ko siya ngayon dito. Ito yung parang pinakalak niya. Ito yung male saka yung female plug niya, no. Ay, nakalak na siya, guys. Oh, pag nilagay niyo lang yung hose, guys, na dito na yung intake niya. Alright, pagtatanggalin niya man, hihilain niyo lang 'to. Ayan. So mabilis masira 'to dito sa may rubber, eh. Dito siya nagli-leak. Ito naman yung spray gun niya. Ito yung nozzle niya, yung adjustable na nozzle niya. Meron siyang lock dito sa loob. Ayan, meron ito. Kung nakikita nyo, parang susian. Parang isusuin nyo lang siya na ganyan. Itulak nyo. Ayan, ikot nyo. So, okay na siya. So, ngayon guys, i-assemble natin ngayon, no. Nabuo ko ng isa. Ito yung unit natin guys, no. Mapansin nyo nandito yung on saka off nya. So dito yung harapan at dito naman yung likod nyo, no. So, sa may intake nya may nakalagay na takip. Ayan, tanggalin natin to, nakaroska sya. So ang ilalagay natin ito, yung transparent na fittings natin, no. Ayan. So ito na ngayon sya guys. Ang isusunod natin ito. Dito papasok kasi yung tubig. Ayan. Okay na. Tapos ito yung high pressure hose. Matigas siya. May purpose to guys, no, kung bakit siya matigas. So nakakadagdag to sa pressure. Unlike dito sa may intake niya, malambot lang siya. Kasi dito lang naman siya hihigop ng tubig. Parehas, no, kung titignan nyo yung nozzle. Yung isa, sasalpak dito sa high pressure gun natin. Pipindutin mo siya. Ayan. Kita nyo ba? Papasok mo lang siya. Ayan. Maririnig nyo naman yung lagitik niya guys pag nag-lock na siya. No? Tapos iiwasan yung lukot-lukot kasi dagdag bawas sa pressure niyan pag ginamit nyo. So dito na sasalpak yung socket na to, no. Itulak nyo lang siya. Ayan. Pwede na. So ito, pwede naman gamitin. Pag ayaw nyo gamitin sa gripo, pwede nyo yung spear to para doon. Lumulutong kasi ito pag tumagal. Yung mga hindi nyo magamit, itabi nyo lang. Ito na ngayon yung sporty natin. Daily use ko ngayon to. Guys, hindi ako gaano nag- mamotovlog ngayon, gawa ng maliit lang naman ang kinikita natin sa YouTube. So, pumapasok ako ngayon sa trabaho, hindi lang dito sa pagmamotovlog guys. So meron tayong kinita ngayon, yun yung binili ko dito sa high pressure. So papakita ko naman yung kung paano siya linisin ngayon, yung sporty natin, kasi sinadya ko talagang hindi siya linisin. So medyo maulan ngayon, sakto lang. So paalala lang pala, no. Kung pwede,
huwag nating hayaang maubusan ng tubig, ihigop siya ng hangin. Possible na masira yung pump natin, no, dito sa pump side natin sa high pressure. So tama, meron akong timba dito. Ayan, pupunuin natin yan. Usan na siyang tumitigil, guys, nung pag napuno na yung hose. Usan na siyang tumitigil. Ayan. Mag-prenest ito, saka lang under yung motor natin. So ayan, linis na. Tinanggal ko yung cover para dito sa engine natin matanggal ng konti yung mga mancha na. Ayan. Ayos siya, guys, no? Malakas yung pressure. So ayan, babala lang, no? Huwag nyo nga itutok sa tao. Meron man siyang warning dito. Makikita nyo yan. Sobrang lakas kasi yung pressure. Nagtatanong, hindi siya ganun kainit, no? Huwag nyo lang siya ibabad sa pag-i-spray. Huwag yung patigil-tigil din na pasulpot-sulpot lang spray kasi madaling masira yung pump nito. So tatagal naman tong gamit na to, mga kaibigan, kung iingatan nyo, no? So ayan, guys, no, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana makagawa pa tayo ng mas maraming video, no? Para sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat sa suporta nyo. Ito na si Mio Sporty. Hindi ko pa rin siya binibenta, guys, no? May sentimental value tayo dyan. Alright, hanggang dito na lang. Peace out.